Parang hi guys. Estudyante lang tayo. So, Dali na kami festival mo. Hindi na ako nakapag-vlog kasi eh, grabe. May itinig na lang kami. So, wala rin pala kaming gagawin doon. Nakakaloka. Pero ngayon punta kami ng Marks & Spencer's kasi Marks & Spencer's doon walang laman. So, ngayon punta kami dito sa Marks & Spencer's nila kasi bibili kami ng yung binigay nga katulad sa ako. Yung sales restaurants. But anyway, doon muna tayo sa ano sa Marks & Spencer's. Tawag dito, grabe. Wala lang. Sobrang... Wala ko masabi, isa to sa pinaka the best na year for us. Year ito or next year? I mean, na puro good news na wala pa yung taon pero ang dami ng mga plans or manami ng mga nakahain na plans for 2023, ibig kong sabihin. Kasi diba last year pinaka challenging but ngayon naman pinalitan ni Lord. Basta talaga sabi nga ni Daddy, never naman kasi tayong gumawa ng masama, never naman tayong... anything na ba nagawa ng something sobrang bad talaga, so si Lord na talaga bahala. So ayan guys, alakad na kami, babalitan ko kayo later, pero kakain din kami later sa Taco Bell. So ayan, kung ano, 390 na lang. May nakita kami pero wala na yung orange. Tikman natin ito, extremely chocolatey milk chocolate rounds. More chocolate than biscuit. Totoo to. Sold out na daw yung orange na yun. Pa naman yung masarap. Pero check natin kung masarap to. Dinilat ko rin si mama nito actually. So, ayan. Share lang. Usig na kami guys. So, ngayon tingin kami ng mga perfumes sa Rustans. Alameg. Kasi bago kami bumili ng mga perfumes, inaamoy muna namin. Tapos, tumindigin kami sa shopping. Kasi mas may mga legit na sobrang mura ng 3,000, makasave ka ng 3,000, 2,000. So, ayun. Lameg! Sobrang lameg! Ito lang guys ha, kasi pumunta kami, ay na, nag-spray si Daddy kasi may kinuha ako sa mga sa suppliers ko, sa supplier ko ng mga panglalaki, like yung mga, ano yan, Eros, Lacoste, tapos meron pa kami Invictus, may Creed, ito Eros. Ito yung ginamit ni Daddy kahapon na initial. Bago kami umalis initial. Tapos pumunta kami sa Rustans, Eros. Pumunta kami sa Rustans kahapon, nag-try siya ng mga pabango. Tapos ngayon, ang pinaka-spray ko dito. Pinaka-spray niya lahat talaga sa damit niya is this one, 'di ba? And then yung sa lahat, yung the rest ng mga tinry ko puro dito lang. Oo, para sa mga kamay lang, etc. Oh, dito nga sa damit lang, no? Pero, fairness, pero yung in-spray ko sa damit ko na perfume from Rustans is yung Givenchy Gentleman, which was strong. Yeah, pero tapos after, nag-light siya after. Oh, tapos natulog ako, pagising ko, and until now, afternoon, after lunch, eto, mas nangibabaw ang amoy ng Eros. Eros talaga. As in ito, as in promise, guys. Guys, bumaba na siya. Nagtsaka kasi natatapon lagi ng basura sa amin. Usually, nakukuha niya yung amoy araw. Ganyan. Pag yung normal lang na amoy, di ba pag galing ka sa labas? Kasi ang bilis talaga mag-amoy araw dito sa maglalabas ka lang. Maybe pick upin ka lang something. Tapos kaya dumaan siya sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Ano, ramdam, amoy ko pa rin yung pabango. So, sa damit. So, sabi ko talaga, wala akong masabi. Kasi yung supplier ko talaga ng mga perfumes, ano talaga to eh. Quality talaga yung oils. Ang dami ko na-try ng mga suppliers pero bumalik din talaga ako dito kasi sobrang the best yung pabango nila. And masasabi ko talaga na may laban and kaamoy talaga, close talaga 90% or 99% talaga kaamoy at long lasting talaga siya. So watch out for next month guys, marami tayong mga bagong scents na ilalabas, like pang lalaki, pang babae. Pero siguro mag-stick ako sa Nectarine. Tapos, yung mga bestseller ko, Bombshell, mga ganyan. Why? Wait lang, nag-usapan yung mag-ama ko. What? Guys, ayun, sabi ko pala kanina, habang naliligo ako, sabi ko gusto kong mag-thank you. Dahil talagang, mas naisip ko lang na parang yung mga nag-PPM sa akin lately, na parang nakita nila yung changes ko, na parang dati sobrang toxic ko, na parang ingi-ingi ko sa social media, na puro na lang parinig, paran, ganyan. Tapos, ang daming dumating na pagsubok sa life ko na sobrang natuto ako na mas okay talaga maging kalmado. And simula nag-work from home si Daddy, ang dami ko na-realize na parang, parang siya lang yung family ko, sobrang enough na to sa mga tao, totoo talaga na nandiyan para sa'yo. Ang dami ko naisip na ganung bagay na parang grabe, ang toxic, parang nakikita ko yung mga post ko before na parang ang ingay, parang lakonting kibot, magpo-post ka, magpaparinig ka, parang hindi pala siya healthy. Eh nakikita yung heart mo na parang hindi pa ganun kabuo at hindi mo pa ganun kamahal yung
So kung mag-thank you sa mga tao na nagsasabi sa akin na nakita nila yung changes ko, na hindi talaga nila, hindi sila nag-iba yung tingin nila sa akin, talagang sinuportahan nila ako until dun sa from sobrang toxic mo na nag-mature ka na kahit pa paano. Alam ko naman hindi pa ako 100%, pero syempre, compare before, ibang masasabi ko na ibang-iba na rin ako the way din ako mag-isip ngayon, mas malawak na rin talaga. Siguro ano talaga eh, kailangan mo talaga mag-take ng risk sa buhay mo para mas matuto ka. Kasi kapag hindi ka magte-take ng risk, syempre, hindi ka magtitiwala. Kasi ako, syempre, isang anak lang ako. So, ang dali ko magtiwala. Parang lahat gusto ko, friends ko, family ko na agad. Which is, hindi rin siya ganun pala ka-okay. Wala naman nag-guide sa akin na ganun yung buhay, diba? Na parang at least ngayon, talagang masasabi kong natuto na talaga ako. Medyo mapapahaba yung story natin. Kasi, ang dami kong gustong sabihin. Habang pinapakain ko yung anak ko, talaga since ganun yun. Pero mas thankful ako na mismo sa sarili ko lahat na discover everything sa yung agos ng buhay or kung ano talaga realidad ng buhay. Tsaka masasabi ko na proud ako na sa 33 years kong dito sa mundong to, ang dami kong natutunan since maaga kami nag-start ni Daddy sa lahat. Sa lahat talaga, 19 years old, 20, nagbi-business na ako, pabum pa lang yung online business, ang dami ko nakilala, ang dami ko nakilala ng iba-ibang tao, ang dami ko na-experience, ang dami, as in sobrang dami na masasabi ko na maaga akong namulat sa mundong to. At hindi ako nagpadala sa mundong to na yung mga, alam mo na, hindi naman sa pagiging ano ha, pero yung alam ko, i-value ko ano yung, kung ano yung kinikita namin, ano talaga yung practical way na mas, at alam ko kung saan ako mas mag-i-invest. Well, may mga nagkakamali tayo, okay lang, part ng buhay yan, pero ako, kahit anong mangyari, pinipili ko, or pipiliin ko para talaga maging practical sa buhay para sa pamilya ko. Masasabi ko na wala akong pinagsisihan, wala akong pinanghihinayangan sa lahat na nangyari sa buhay ko, magkamali man ako or tama yung decision ko, wala akong regrets doon. Kasi part yun ng life kung bakit ako ngayon to, kung bakit ganito na ako mag-share sa inyo, bakit ganito ako mag-isip, bakit nasasabi ko at kaya kong palindigan yung mga sinasabi ko. Kasi dahil sa mga experiences ko before na wala akong pinagsisisihan kung nagtiwala ako or what, diba? Pero okay na yon kasi lahat naman tayo at nagkakamali. Matututo at matututo rin. Importante, natututo tayo sa pagkakamali natin. So, gusto ko lang mag-thank you rin talaga sa mga taong hindi ako hinusgahan na kahit magkamali ako, andiyan pa rin talaga, na naniniwala pa rin talaga sa akin. At yung tiwala talaga, sobrang hindi ko yung sisarain kasi, alam nyo, talagang wala akong masabi sa support, sa tiwala ng mga totoong tao na nandiyan. Kahit hindi kami mag-usap, kahit hindi kami magmaritesan or what, alam mo yun nandiyan para sa'yo na hindi ka talaga iiwan kahit anong mangyari, kahit anong malaman nila about sa'yo. Normal talaga na magkaroon ka talaga ng parang, hindi ko alam kung paano ang tamang word doon. Pero yung mga, yung habang nag-explore ka, okay lang yan. Kaya yung mga nasa 20s dyan, enjoy nyo lang. Kaya huwag kayong magpapaka-pressure sa mundong to. Huwag kayong magpapakita, huwag kayong magpapadala sa mga kita nyo sa social media na porket ka-age nyo or ka mas matanda sa inyo, etc. Huwag kayong magpapadala. Just be yourself. And masasabi ko na huwag nyo madaliin lahat. Kasi mas okay yung slowly but surely sa lahat ng bagay. Huwag mong mamadaliin. Kasi ako, ang daming mga opportunities before na pwede naman akong kumapit sa ibang may pangalan na para sumikat din yung name ko or what. Pero hindi ko yung ginagawa kasi gusto ko may sarili akong, may sarili akong ways ko. And ayoko ng parang for the clout lang. Gusto ko talaga yung slowly but surely tayo. At pang long term talaga. Yun. Kaya magpakatotoo lang tayo lagi at God will do the rest. Yan. Tsaka kung gusto nyo ng pagbabago, baguhin yung 2023 nyo, yun. Mag-take kayo ng risk at lumabas kayo sa comfort zone nyo kung gusto nyo ng pagbabago sa life nyo. Kasi ayun, i-challenge nyo yung sarili nyo kaysa mag-ano kayo, kaysa mag-compare-compare kayo ng buhay nyo sa ibang buhay na ibang tao dyan. Or magbantay ng magbantay ng mga pwede nyo i-maritest dyan sa ibang tao, i-check nyo muna yung self nyo and ayun, kung ano ba yung paano ba may improve yung sarili nyo. Kasi mas okay yun eh. Hindi makakatulong yun lagi tayong bantay ng bantay compare ng ibang buhay ng ibang tao pero sarili natin, buhay natin maayos, diba? Ang hirap naman nun. Baka maya, sayang na isang taon mo kakabantay, kakapunan ng mga mali ng tao, tapos ikaw parang di na nag-progress yung isip mo. Hindi ka na nag-mature, diba? So ayan, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya ewan ko kung bakit ko ito sinishare na naman. Ang dami ko naman pumapasok sa isip ko na gusto ko i-share sa inyo. But yun nga, na panood namin kanina ni Daddy. Wala kang makukuwang resulta or na gusto mo mangyari sa buhay mo kung wala ka namang ginagawa, diba? Tsaka
tawag dito, huwag tayo masyado magmadali sa buhay kasi minsan, mga bagay tayong minamadali, lalo pa tayong napapahamak. Diba? Mas okay na yung sabi ko nga, slowly but surely. And alam na ni God kung kailan yung tamang panahon para sa'yo. Minsan, kinitest na yung character mo para maging better ka at para pagbinigyan niya yung blessing sa'yo, parang ma-handle mo siya ng maayos. Kung ang dami kong gustong, kaya nga sabi ko kay Daddy, gusto kong mag-invest ng mic, tapos ng road mic, ganyan. Tapos magawa kami ng mga parang podcast kasi sobrang daming kung ma-share ko lang sa inyo from start, from saan kami nagsimula. Grabe yung preparation ni God na ginawa sa life namin. Kung ano na yung hindi ko naman sasabing successful kami ngayon, 'di ba? Yan lang, syempre, may mga pagkakamali rin naman tayo sa buhay. Hindi ko naman sinasabing successful kami ngayon or what. Ang sinasabi ko lang doon is, gusto ko ma-share sa inyo yung kung anong kung paano transform ni God yung life namin from scratch talaga, na kaming dalawa lang talaga, until ngayon na parang mas komportable yung buhay, na mas na-afford namin yung gusto naming ma-afford sa buhay. Like si Heinz from McDonald's, hindi naman siya pag-aano ngayon, asa na siya ngayon. Diba? Yung paano kami prepare ni Lord everything na magugulat ka na lang na walang parents involved, na walang kung sino man, na sarili lang talaga namin discarte na kahit pa paano masasabi ko naman na napag-aaral naman namin si Hugo sa private school at komportable yung buhay namin. Yung ganun ba? Kaya gusto ko talaga i-share na mga ganyan, magbibigay kami ng topic or magbibigay kayo ng topic, tapos magtatanong kayo, isasagot na lang namin ng walang keme-keme root. So, ayun, malay natin, di ba? Makapag-invest kami sa mic. Alam mo, parang punong-puno yung heart ko, yung mind ko, na ang dami yung gustong i-share sa'yo na paano nag-work si God sa life namin. Or parang minsan isip ko na wala akong pakialam kung cliche na lagi kong sinishare about God, mga ganyan. Syempre, yung mga hate ka, sabihin, impokrita ka, pero wala na akong pakialam doon kasi ito yung realidad ng buhay, ito yung totoo ng buhay, na grabe talaga yung preparation. Hindi siya naging madali, pero masasabi kong worth it lahat. Na tsaka naniniwala ako na hindi ka bibigyan ni Lord ng hindi mo kakayanin kasi minsan pina-prepare ka lang niya into greater things or better things sa life mo. So masasabi ko talaga na kahit anong mangyari, trust lang talaga. Wala, as in, no joke yun eh. Kasi kung makakita nyo naman, kung followers ko kayo ever since, nakita nyo naman from saan kami before, na kaming dalawa lang talaga ni Daddy. At kinaya rin talaga namin na kami lang sariling discarte. Kaya maraming salamat sa mga tao rin talaga na talagang sobrang tiwala rin sa akin, sumuport sa akin. Alam nyo kung sino kayo, malaking tulong talaga. Tapos sisiraan yung tiwala nyo. So, ayun. And yun lang, dapat din talaga may goal tayo for 2023. So, ako, ang makukomit ko lang sa inyo is mas mag-share ako sa inyo ng mga bagay-bagay na saan tayo magiging practical. Ayan, na syempre, yung mga mommies din, ganyan, na syempre, huwag natin babayin sarili natin. Mag-share ako ng mga bagay-bagay na saan tayo mas makakatipid, mas magiging practical sa buhay. So, syempre, iba-iba naman trip. Iba-iba talaga yung trip natin at syempre deserve naman yung pinagpapagura nyo. But sa akin lang is dun lang ako sa practical na pamamaraan na pamumuhay lang. Kasi syempre inflation, grabe, may pinag-aaral pa. So iba na yung priorities mo talaga. Kaya kung 20s kayo, single pa kayo, wala pa kayong anak, i-enjoy nyo lang yung mga bagay-bagay na afford nyo. Yun. Sabi nga ni Daddy, ako rin, nag-decide na rin ako sa sarili ko na ayoko na anything na toxic na ma-share ko sa inyo or mga negativity. As much as possible, gusto ko yung sabi nga ni Daddy lagi na dapat may added value yung sinishare natin sa social media natin kesa yung mga kwanikaw nonsense lang. Pero depende naman sa inyo, kanya-kanyang trip. But for me, na natuto na sa buhay, sabi ko nga, is gagamitin ko tong social media ko para hindi na lang magparinig, magpaganyan, or what, maghanap ng makakampi, kung mga ganyan. Ang gusto ko na lang is talagang yung may matututunan kayo, ma-inspire kayo, ganyan. Tapos yung mga bagay na napapurchase ko na practical, ganyan. Ganun ba? Yung parang, yun nga, may added value sa mga tao or sa mga followers mo. Yun na lang talaga. Kasi, diba, life is short. Huwag na tayong mag-ganyan ng mga kanigahan, diba? So, hindi talaga may iwasan. May mga tao talagang puro kanigahan yung alam.
ako, mas masasabi ko na mas na-handle ko na siya ngayon compared dati. Dati, kapag may konting kanigahan lang, kasi mas nakakainis yung hindi totoo, di ba? Sana totoo na lang eh. Pero yung mga hindi totoo, yung mga nakakainis. Pero ngayon, parang sinasabi ko na lang na, ay, kawawa naman tong taong to. Siguro may pinagdadaanan siya, kaya nandadamay na lang. Kasi naranasan ko na maging insecure ng sobra. At sobrang mahalin naman yung sarili ko. Kaya nakita ko yung difference, the way ako magsalita, the way ako mag-isip. So, ayun, iniintindi ko na lang yung mga ganung tao na walang ibang alam kundi puro kanigahan na nakikita sa ibang tao. So, ngayon, mas na-handle ko na siya, mas nako-control ko na yung mind ko, and mas nako-focus na lang ako sa mga tao talagang sobrang support sa akin kasi sa mga ganyan. Kaya, pansin yun, hindi na ako masyado nagre-react or anything na ano. Minsan mag-react ako, pero may make sure ko na may matututunan kayo sa mga sasabihin ko. Pero kung wala naman, wag na lang. Wala ako na kahit gano'ng kapabagsakin, siraan, or gano'ng kadurugin. Kapag alam mo yung totoo, alam niyo yun, at hindi mo talaga yun ginawa. Syempre alam mo yung ginawa mo at hindi, di ba? Naniniwala ako na si God talaga yung mag-work para sa buhay mo at siya ang bahalang magtanggol sa'yo. Hindi mo kailangan ipagtanggol yung sarili mo. Tsaka makikita mo dyan yung mga taong totoo nakasuporta sa'yo kapag nangyari yung part na yon, yung parang dudurugin ka talaga, pababagsakin ka, matitira at matitira yung mga totoong tao na nandiyan para sa'yo. Hindi hayaan ni Lord na, alam mo yon, na lagi ka nalang matalo. Kasi ipapanalo ka rin yung bandang huli, basta mabuti yung ginagawa mo. At wala ka talagang ginagawa, siya talaga bahalang mag-bless sa'yo. At grabe, magugulat ka nalang na parang, ha? Grabe Lord, ito na ba nangyayari sa buhay ko? Ganun talaga yon. So, hindi kailangan gumantin, hindi kailangan manira rin ang ginagawang katulad nila kasi si God nalang bahala. Hi guys! Ito kami ngayon sa Uniang Docs Talo, mag-boyfriend girlfriend. Namiss na yung gantong moment. Wala, si Hugo, pinag-ala namin, pinagpahinga muna namin kasi tomorrow... Nagpupondo na ako ng time kasi, di ba? Magbabalik work na siya soon. As early as January, yeah, last week. Busy na siya. Diba? So, yon. Tawag dito, pinagpahinga nila naman si Hugo, tsaka mahirap kasi mamili na may kasamang bata talaga. So, sabi namin, iwan na lang siya, kaya, tapos tomorrow, busy, marami kaming bisita. And for 31st, may aalis tayo, puyat-puyat, so... Tapos, one pahinga. Sabi sa'yo eh, oo. One pahinga. Di ba tayo patala, mami? Sabi mo, si Joy pwede ay yata ng one eh. I-confirm mo nga si Jay kung 1 or 2 siya pwede. Ay, siya, yung pwede na yung pwede. Ay, naka, get it. Cheer lang ako. Guys, start na kami ng bingo! Oh, yeah. Ayan! Bingo! Hello! May sponsor sila ng ano, wine tsaka chocolate. So, thank you so much! Ayan! Ah! Hola!
Wala.